Isang masayang pabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa mag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge, and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan, Tutor Sherry! Good afternoon, everyone! To all teachers out there, to all our dear learners and parents, isang magandang tanghali po sa ating lahat! Hello, Tutor Sherry! Hello, Tutor Eileen! At hello din sa lahat ng mag-aaral na nakatutok sa ating online tutorial ngayon. O, grade 1 learners, bakit kaya kami nakakosyo ni Tutor Eileen? Merong ano kaya sa linggong ito, Tutor Eileen? Okay, we are celebrating Halloween party, no? Ayan. So kung tayo ay nasa classroom natin, tayo ngayon dapat ay nagkakaroon ng ating Halloween party. Pero hindi lang ito katatakutan, kids, ha? Kaya naman nagmaganda kami ngayon ni Tutor Sherry. Yes. Ayaw namin matakot kayo. Gusto namin maging exciting ang ating math lessons for today. Ayan. Ano nga bang meron tayo ngayong araw na ito, Tutor Sherry? Okay. Mga bata, samahan nyo kaming tuklasin ang makabuluhang mundo ng mathematics ngayong linggong ito. At samahan nyo kami sa paglalayag ni Tutor Eileen upang tuklasin ang mga gintong kayamanan na nakabaon sa mundo ng mathematics. Kaya ano pang hinihintay, Grade 1 learners? Sasamahan nyo ba ang mga tutors nyo na makilayag sa ating paglalakbay? Ayan! Go, 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 kids! Ayan, narinig yung sinabi ni Tutor Sherry. Kayamanan daw, kids! Ah, mukhang magkakaroon tayo ng treasure hunt today, kids. Are you ready? Sige nga,
Rocky Heart React nga yung mga ready nang sumama sa ating treasure hunt? Ayan, sige nga. At ishare na rin ang ating video na to. Ayan. Kaya naman, kids, wag na nating patagalin pa. Umpisa na natin. Ayan. Ayan. So, kids, ayan, samahan nyo kami ngayon para sa ating Pirate Mutt Treasure Hunt. Ngayong 1 o'clock to 1:40. Pero bago natin gawin yan, narito muna ang ating mga certified matalino na nagpadala ng kanilang mga larawan. Okay? Pero bago yan, kids, i-share muna natin ang ating live session para naman marami tayong makasama ngayon. Ayan, bibigyan namin kayo ng 1 minute para i-share ang video na ito. Ayan, Tutor Sherry. Alam ko excited ka na rin dahil ang ganda ng outfit natin today. Ha, talagang pinagandaan. Yes, Tutor Eileen. Talagang feel ko ang kaliyong pirata ko ngayong araw. At grade 1 learners, samahan nyo kami ha. At para magkaroon tayo ng maraming online classmates, i-share nyo na kagad ang ating online session na to. Pagkatapos nyo pong i-share, i-heart react nyo naman para malaman na namin na na-share nyo na at ready na tayo sa ating online tutorial. Ayan, marami na po i-share, Tutor Eileen. Ayan, ayan po. Kasama natin ngayon si Jack Dylan, Maylin Joel, si Justine, si Dahlia, si Hekisha. Sino pa pong kasama natin, Tutor Sherry? Okay, kasama din po natin si Nor Ashley. Andyan din po si Brent Ednamo. Yan, Tutor Eileen, lagi siyang nakasubaybay. Andyan din si Charles Nathan Timog, Megan Malikhaim, Renea Noble, ayan, Francesca Makaela, ayan, share that na daw po, Tutor Eileen. Thank you, anak. Andyan din po si Teacher Vance Payomo de Guzman ng Santa Maria District. Ayan, hello, ma'am. Hello po. Ayan, kilalanin natin ngayon ang ating mga certified matalino. Sina, ayan, si Prince Ednamo. Ayan ang kanyang gawa. Pinakita niya ang sampuan at isa ng standard form na 1 to 5. Ayan, nandiyan din si Tutor Sherry. Lloyd Justin C. Motilla, grade 1 dyan ng Wenceslao Elementary School. Ang husay talaga, Tutor Eileen. Certified yes. Matalino Learner. Yes, at nandiyan din si Zoe Joshua Soriano ng Wenceslao Elementary School. Very active ang school na to, ha? Yes, ayan, po, Tutor kaya naman, kids! Are you sure to listen? At matuto ng bagong aralin? Tara, umpisahan na natin. At ang ating pag-aaralan ngayon ay para sa week 7, ito ay ang renaming numbers into tens and ones. At para naman sa week 8, Tutor Sherry, ay comparing numbers up to 100 using relation symbol and ordering them in increasing or decreasing order. Ayan, Tutor Eileen, week 7 at week 8 na ang ating modules ngayon. Nalalapit yes, na ang pagkatapos ng quarter 1. At salamat po sa bumubuo ng ADM modules na ginagamit natin sa ating online tutorial. Ayan po. At dahil 2 weeks ang ating tatalakayin, narito ang mga dapat nating matutuhan. Una, makalilikha ang mga numero sa isahan at sampuan. Mapapalit ang mga bilang sa standard form o pamantayang anyo at expanded form o pinalawak na anyo. Maipakita at maisalarawan at maisaayos din ang mga numero mula 0 hanggang 100 mula pinakakaunti hanggang pinakamarami at kabaliktaran naman ito na pinakamarami hanggang pinakakaunti. Ayan. At, ayan, may hambing. Okay, kids. At may hambing ang numero hanggang 100. Yun. Ayan. Okay. Para sa ating balik-aral, isulat nga natin kung ilan ang bilang ng mga sticks. Okay, ang teknik natin, tingnan ang sampuan at isahan. Dahil mayroon tayong 10, 10, 10, 30, at 4. Ito ay 34. At para po sa bilang dalawa, meron tayong 4 na sticks na kabandal ng sampuan at meron tayong 7 isahan. Ano kaya ang kabuuang bilang nito, mga grade 1 learners? Ayan, sabi po, sa number 1 daw ay 34 at sa number 2 naman ay
Tama ko, ang sagot natin ay 47 o 47. Very good. Ayan. Tama, kids. Ang galing naman. Ayan, balik-aral pa lamang yan. Ha? Isulat naman natin ang bilang ng tig sa 10 at tig isa. Okay, unang bilang. 43. Sa 10-an, mayroon itong 40. At sa isahan naman, mayroon itong 3. At para naman po sa ikalawang bilang, 72, ito ay may... Okay, grade 1 learners, ano kaya ang kabuang... Okay, 73. O, dalawang isa. Very good, okay. Oh, samahan natin ang batang pirata na ito, kids. Bakit kaya siya malungkot? Hahanapin natin ang mga treasure. Tulungan natin siya, ngunit mayroon siyang problema. Ano pong problema niya, Tutor Sherry? Mukha siyang malungkot. Opo, Tutor Irene, kasi kailangan po niyang alamin yung mga numero at sagot dito. Kaya grade 1 learners, tulungan niyo kaming tuklasin ang sagot sa puzzle. Okay, dahil ang mapa na ito magtuturo sa atin upang makita ang treasure. Kaya naman, umpisahan na natin ang ating Pirate Mutt Treasure Hunt. Let's begin! Sa pamamagitan ng numero na ito, yan, makikita nyo, 25, ibibigay natin ang 10-an at isahan sa pinahabang form o expanded form. Sino kaya makapagbibigay? 25, ibigay ang 10-an plus isahan. Yan ang kanyang magiging expanded form o pinahabang anyo. Ayan. So nakikita nyo ang standard form. Ibibigay naman natin ang expanded. Okay, expanded. Ibig sabihin pinahaba. Kung ang sagot nyo ay 20 plus 5, kagaya ng sagot ni Prince Edna mo. Great job! Tama! Ito pa, kids! Okay, para po sa ikalawang puzzle, para masagot na natin ang treasure map. Ayan, sa 15, at ilan kayang 10-an at isahan? Okay, pakita natin ang expanded form ng 15. Ayan, grade 1 learners, pakisulat na po ang iyong sagot. Opo, sabi ni Prince Edna mo. Okay. 10 at 5. Tutor Arlene, tignan niya natin kung tamang sagot ni Prince. At ganon din si Justin. Okay, tama. Okay, next po. Ayan. Ang galing niya. Okay, ngayon naman, kids. Ito ay hindi nasagot ng lesson natin, pero ipapakita rin namin sa inyo ni Tutor Sherry para kapag ka naka-encounter kayo ng ganyan, tatluhang digits, alam nyo na ang gagawin. So, meron tayong... Ano kaya yan? Dahil yan ay 136, meron tayong isahan, 10-an at sandaanan. Okay, kung ang sagot mo ay 100 plus 30 plus 6, kagaya ng sagot ni Prince Edna mo, mahusay, ang galing. Ayan. O, Jack Dylan, ilalagay natin. Ayan, 100 plus 30 plus 6. Okay. Okay, ganoon din po ang sagot ni Dylan. At saka ni Rhea, Tutor Arlene, ayan, talagang pinag-aralan na siguro nila ang ating aralin. Okay, kaya naman, dahil sa pagtulong nyo sa batang pirata, natapos na natin ang kanyang problema, nabuo na ang kanyang treasure map. Kaya naman, ayan, nakuha na natin ang treasure na kanyang hinahanap. Ayan naman. Okay, ipagpatuloy pa natin ang ating adventure. Pag ibigay natin ang standard form ng numero na nakita natin sa puzzle at ito ay nakita natin ang 25. Sa expanded form na ginawa nyo kanina, nilagay nyo ay 20 plus 5. Yan ang pagkakaiba, ha? Standard form at expanded form. Ano pa yung number kanina? Okay, para po sa 15 ang kanyang standard form at para naman po sa kanyang expanded form, mga grade 1s, ganito naman ang gagawin. Okay, 10 plus 5, yon ang kanyang expanded form. Okay. Ayan, ang galing. Tama, kids. Ayan, o. Okay, patingin nga. Ayan. O, Gabriela, bakit nagagalit si Gabriela? Natutuwa ka ba masyado sa ating nakuhang treasure? Ayan.
Okay. Oops. Tutor Sherry. Mukhang may problema tayo. Gusto namin sumama ni Tutor Sherry sa Batang Pirata para makahanap pa ng iba pang treasure. Ngunit ang aming bangka, ang aming barkong sasakyan ni Tutor Sherry ay nasira. Tulungan nyo kami, kids, ha? Kung kanina ibinigay natin ang expanded form, ngayon naman ibibigay natin ang standard form. Tama na naman si Gabriela at si Prince. 20 plus 5. Sa standard form ito, ito ay 25. Ganon din ang sagot ni Nor Ashley. Ayan. Okay, meron pa kaya? Okay, ayan, Tutor Arlene, unti-unti nang nabubuo ang ating bangka. Ngayon naman, grade 1 learners, 10 plus 5, ano kaya ang standard form nito? Okay, ano, grade 1, pakitype naman ang iyong sagot para mabuo na ang ating sasakyan. Okay, sabi po ni Prince ay 15. Tama po ba ito, Tutor Arlene? Ganon din. Noor Ashby, Stephanie Perez, 15 po ang kanilang sagot. Ganon din si Justin Adrian de la Cruz, Jonaline Andaya, very good mga anak. Ayan. Ayan, ayan. Bagong pasok si Rance, Nigel Mandiola Luzano. Ayan. At pakita uli natin dito sa ating chart yung expanded form na 20 plus 5. Sa standard form, ito ay 25. At yung isa pa natin kanina? Ang 10 plus 5, ang standard form nito ay 15. Ayan, sabi po ni Colleen Sac Gamba from Marilao Central Integrated School. Ayan, thank you for watching. Ayan, Tutor Arlene, napakalapit lang nun sa amin. Wow, okay. Ayan, may nanakikita rin ako mga estudyante namin dito. Okay, kids, tingnan natin kung talagang naintindihan nyo. This time, sagutan natin ang pahina 8 para sa gawain 2, isusulat ang expanded form ng mga sumusunod na bilang sa loob ng kahon. Okay, so meron tayong unang bilang, 65. Pahabain nga natin o ibigay nga natin ang expanded form ng 65. Okay, unahan nga ng sagot. Kung ang sagot nyo ay 60 plus 5. Tama. Mahusay. Tingnan ko nga kung sino nakasagot. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Next number. Okay. Ano naman? Expanded form ng 73. Ayan. Grade 1 learner, sulat na. Ayan. Humabol pa si Nor Ashley. Sagot niya kanina, 60 plus 5. Si Gabriela, si Hezekiah. Ayan, si Stephanie. Okay, ayan po. Sabi po muli ni Prince Ednamo, 70 plus 3 ang kanyang sagot. Ayan. Ah, ganon yeah, din yeah, si Nor Ashley Saripada. Ayan. At si Jill Cleese. Ayan, mga very good ano grade 1 learners. Tutor Arlene, para mapapansin ko, ang dami nating mag-aaral ngayon. At ayan. Hindi lang sila yung dati ha, mga bagong mag-aaral na taga-subaybay natin sa ating grade 1 mathematics online tutorial. Okay, sharing is caring, kids, kaya continue sharing this live video natin palagi. At hindi lang dito ha, sa lahat ng subjects. Okay, ngayon naman, para sa number 3, 86. Ano kaya ang expanded form nito? Okay, lagyan mo ng number ha. Tama si Justin, ilalagyan niya ng number kung ano yung sinasagutan niya. Ayan, kung ang sagot mo ay 80 plus 6, kagaya ng sagot ni, ayan, Nino. Yan, sino nakapasok? Kagaya ng sagot ni Gab. Ayan, 80 plus 6 at saka plus 6, saka ni Hezekiah. Nino or Ashley, you got it right, kids. Okay, number 4. Ayan, para sa number 4, 64, ano ang expanded form nito? Ayan, sige na, grade 1 learners, talagang alam namin, sabik na sabik kayong isulat ang inyong mga sagot. Ayan, ano ang expanded form ng 64 o 64? Ayan, meron na. Ayan, marami pa pong humahabol. Ayan po, sabi ni Justin Arian de la Cruz, 60 plus 4. Tama, ganun din po si Nor Ashley, si Gabriela, si Jel, si Nancy, si Francesca, ayan, si Jack Dylan, si Prince Ednamo, ayan, ang dami.
ang gagaling ng grade 1 learners, ayan din po si Anya. Ayan, hello Anya. Ayan, 64 okay, din. Ayan, tama kids. Okay, and for number 5, we have 87. Ano ang expanded form nito? Ayan, for number 5, sige nga, tingnan natin. Kung ang sagot mo ay 80 plus 7, tama ang iyong sagot. Ayan, hello sa'yo, Carol Adrian. Bagong pasok, ayan, sabi ni Prince Edna mo at ni Gav, ay 80 plus 7. Ganon din si Nancy at si Gabriela. Tama, kids? Ayan, next naman. Paghampingin natin ang hanay A at hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta nito. Ayan, meron tayong hanay A at hanay B. Hahanapin natin ang expanded form ng nasa hanay A. Unang bilang, Tutor Sherry, ito ay? Para po sa unang bilang, 32. Alin dyan ang expanded form niya? Ito ba ay A, B, C, D, or E? Ayan, grade 1 learners, itype nga ang inyong sagot. Anong letra kaya ang expanded form ng 32? Yan, sabi po ni Justin, Ariel, Prince, Namo, John, Jel, Justin. Okay, Rimea, okay, tama ang inyong sagot, letter E. Ayan, very good. Next, number 2, 45. Ano kaya ang expanded form nito? Okay, lagyan nyo na ng number ha. Sabi ni Hezekiah ay letter, anong sagot? Letter A, tama, mahusay. At para naman sa number 3, number 3, 56. Ano expanded form nito? Pakisulat na ang inyong mga sagot sa ating comment section. Number 3. Ayan. Kung ang sagot natin ay letter D tulad ng sagot nyo ni Jacqueline, ni Prince Ed, ni Rans Nigel, tama. Ganun din si Justin. Ayan. Okay. And for number 5, we have 84. Ano kayang expanded form ng 84? Yeah, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Renia ay letter B. Ayan, 80 plus 4. Ayan, next number na tayo. Ayan, para naman sa page 9, isulat kung ilang sampuan at ilang isahan ang mga bilang sa guhit. Okay, unang bilang, 71. Ano kaya ang sampuan at isahan nito para maibigay natin ang expanded form? Kung ang sagot mo ay 90 at 1, mahusay. Tama ka. Okay, number 2. Number 2, 74. Kung ang sagot natin ay 74, tama ang husay ng ating mga grade 1 learners. Ayan. Okay, para naman sa number 3, 38. Ito ay 30 plus 8. Ayan, kagaya ng sagot ni, ayan, humahabol pa. Ang sagot kanina ni Runs ay 70 at 4. Ayan. Next, number 4. 4. 83. Ano kaya ang expanded form nito? Kung ang sagot natin ay 83. Very good, mga grade 1 learners. Ayan. Ayan, umahabol sila, Tutor Sherry, oh. Ayan, sabi ni Rain kanina, 30 plus 8. Ayan, 80 plus 3, sabi ni Runs. Okay, next number 5, 97. Ito ay, ayan, tingnan niya natin, 90 at 7. Ayan, nakuha ba? Huwag mag-alala kung medyo mabilis tayo ngayon na kasi we will discuss week 7 and week 8. Pwede niyong balikan ang ating video lesson kahit ito ay tapos na sa ating live. Okay, para sa karagdagang gawain, Tutor Sherry? Okay, kulayan ng berde ang hugis ng tamang kabuang bilang ng pinalawak na bilang. Okay, para sa unang bilang, ang 10 at 6 ay, alin kaya dito ang kanyang kabuang bilang? Okay, kung ito ay 16 at 61, alin kaya dyan mga grade 1 learners? Okay, ayan na, sa module natin kukulayan pero hindi susulatan o kukulayan ang ating mismong module kundi doon sa sagotang papel lang. Okay, kung ang sagot natin ay 16, very good. Ayan, tulad ng sagot ni Nancy De La Cruz. Ayan, next po, number 2. Okay, ang 30 at 4 ay ano kayang standard form nito? Ito ba ay 43 o 34?
Okay, lagyan ng number ang inyong sagot. Ayan, kung ang sagot nyo ay 34, mahusay kagaya ni Gab, ni Zia, Kristen, at ni Ranz. Great job! Okay, para po sa ikatatlo, 73 ay ano kaya ang standard form nito o ang kabuang bilang niya? Okay, ayan. Kung ang sagot natin ay 73, okay, tama. Tulad ng sagot nila Justin, Renz, ayan, at ni Jonaline Andaya. Very good, grade 1 learners. Ayan, and for number 4, we have 50 at 2. Ayan, ito ay 52 sa kabuuan. Ito ba ay 52 o 25? Anong inyong sagot? Tama si Prince Adnamo at saka si Justin. Ito ay 52. Tama ang usay. Okay. Para naman po sa ikalima, ang 81 ay may kabuuang bilang na, ayan, grade 1 learners, sulat na ang sagot. Okay, kung ang sagot natin ay 81, yung unang bilang, kayo ay tama. Tulad ng sagot nila Justin, ni Prince, ni Stephanie, at ni Renz. Ayan, tama. Okay. Okay, para na tayo sa week 8. Ayan, sa week 8, meron tayong dalawang aralin. Comparing numbers up to 100 using relation symbol. Ayan, kids, di ba nakuha na nung batang pirata ang kanyang na-treasure hunt natin kanina? Nakuha niya na yung mga kayamanan. At ito ang laman, kids. Tingnan natin. Excited na ako makita kung ano ang laman nito. Ayan, hello sa'yo. Wow. Joey, oh, wow. Ayan, congratulations. Sabi ni Joey. Ayan, tingnan natin kung anong laman nito. Tutor Sherry, ha? Ang dami natin. Ayan, Tutor Eileen, binabati ko po ang aking punong guro na nanonood ngayon. Hello, Sir Joey Armar. Ayan. Hello po, good afternoon po. Ayan, sa unang kahon ay may laman itong 2, 4, 6, 8. At mayroon din itong laman na, ayan, ngayon nga kids, pagkumparahin natin, lumabas ka agad. Ayan, pagkumparahin natin, alin kaya ang mas marami dyan? Ito ba ay mas marami o mas kaunti? Ano kayang simbolo ang maaari nating gamitin upang maihambing ang mga gintong ito? Ayan, ito yung mga gold coins na nakuha natin kanina, kids. At kung ang inyong sagot ay mas kaunti, kagaya ng sagot ni Prince, ni Justin. Tama, okay. Ang 8 ay mas maunti kaysa sa, ilang ba to? 14, okay. Tama, mas kaunti. Yan, so pag-aambing, titingnan nyo kung ito ay mas marami, mas kaunti, o magkasing dami, alright? At yan yung simbolo para sa mas kaunti. Wow, Tutor Sherry, meron pa! Meron pa, Tutor Arlene! Okay, ayan, meron tayong 6 na gold bars. Wow, ang dami! At meron ding, ayan, 3 gold bars. O, grade 1 learners, paghambingin natin, ito ba ay greater than, less than, or equal? Mas marami, mas kaunti, o magkasing dami. Okay. Yan, bago okay, pasok si Paul Justin. Greater than, ang sagot nila rin, si Gabriela, Francesca, Prince Ednamo, very good. Okay, ang huhusay. Ayan. Wait, there's more, Tutor Sherry. Meron pa tayo. Wow, ang dami. Wow, meron tayo. Ang dami talagang laman ng ating treasure box. Mayaman na tayo after this session, Tutor Sherry. Ayan. Yes po. Okay, so meron tayo. Mayaman sa kaalaman. Six. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nine. Meron tayo 9 gold bars. Oops, parang meron pang lalabas. Ayun, meron pa tayong another 9 gold bars. Pagkambingin nga natin ito, kids, ito kaya ay mas marami, mas kaunti, o magkasing dami. Ayan. Okay. Ano kayang simbolo ang gagamitin natin? Ayan, sabi po ni Renz, Renia, Justin, si Prince, equal sign daw po o magkasing dami ang usay. Ayan, Tito Eileen, ang dami na kayamanan.
Ayan, dahil dyan, meron kayong pirate clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, galing. Okay. Ayan, oh, meron pa tayo ditong paghahambingin, ha? Para sa pahina 8, paghambingin ng mga larawan at isulat ang mas marami, mas kaunti o magkasindami sa loob ng kahon gamit ang mga simbolong inyong nakikita. Ayan, kagaya nito, sa pangkat A, meron tayong 4 na bata. Sa pangkat B, mayroon ding 4 na bata. Kaya naman, ito ay magkasindami. Okay? Next, tingnan natin. Sagutan nyo naman to, kids. Okay, para sa ikalawang bilang, meron 3 notebook at 1 yoyo. Okay, 3 at 1. Ano kayang simbolo ang gagamitin natin? Ito ba ay greater than, less than, or equal sign? Okay, grade 1 learners, isulat na ang sagot sa ating comment section. At pagkatapos, mag-send naman ng heart react. Ayan. Tulad ng sagot nila, Prince, ni Sheila, ni Jessie, ni Anya, greater than po. Ayan, dahil ang 3 ay mas marami ng isa ang sa isa o isang yoyo. Ayan, higit kasi okay. Siya ng 2 sa isang yoyo. Ayan, mahusay kids. Okay, 3 ibon at 5 mga tandang. Ito kaya ay mas kauntik o mas marami? Sige nga, okay. Ano ito sa to? Ayan, kung ang sabi mo ay mas kaunti. Less than. Gabriela at ni Prince at ni Anya, less than. Ayan, next natin. So, Sherry. Okay, meron po tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12 na mangga at 4, 8, 12 na saging. Ito ay parehas na 12. Ano kayang simbolo ang gagamitin natin? Greater than, less than, or equal? Ayan, nailabas na natin ang sagot dahil parehas sa dinang bilang. Ito ay magkasindami or equal. Okay, next yes, po. That's right. Next ay meron tayong 6 at 2. Ayan, 6 na bayabas at 2 buko. Ano kayang tamang sagot? Ako ang sagot mo ay mas marami. Tama. Ayan, kagaya ng sagot ni Rasha. Okay? Ayan, okay, next number nito. Okay, si Nancy, si Justin, greater than daw po ang kanilang sagot. Okay, next po. Para sa isagawa, pahina 11, paghambingin ng mga bilang, bilugan ang tamang simbolo na nasa loob ng panaknong. Okay, para sa number 1, ang 67 ay greater than less than equal sa 98. Ano kaya ang sagot? Okay. Ano kaya ang sagot natin dyan? Kung ang sagot natin ay less than, yon ay tama. Okay, next number 2. Okay, ang 30 ay, ano kaya ito? Less than, greater than, or equals sa 18. O, ikumpara natin ang 30 at 18. Kung ang sagot mo ay, anong iyong sagot? Tingnan ko nga. Greater than, mahusay, mas marami ang 30 kaysa sa 18. Next number. Okay, number 3, ang 10 ay blank, greater than, less than, equal sa 12. Okay, kung ang sagot natin ay less than, tulad ng sagot nila, please, ang sagot nila ay tama. Okay, ganun din si Justin, si Jonaline, si Gabriela, si Prince, tama. Next po. Galing ah. Okay, next number 4. Ang 24 ay less than, greater than, or equal sa 24. Ano ang inyong sagot? O, lagyan nyo ng number yung inyong sinasagutan, ha, para kita namin ni Tutor Sherry. Kung ang sagot mo ay equals, mahusay kagaya ng sagot ni Renia, ni Prince. Ayan, next number. Okay, ang 88 ay greater than, less than, equal, equal. 68. Okay, kung ang sagot natin ay greater than, okay, ito ay tama. Yan, ang huhusay talaga ng grade 1 learners natin, Tutor Arlene. Okay, next ayan po. Para naman sa page 11, bilugan ang tingkik ng tamang sagot. Okay, unang bilang.
ang dalawang payong ay patlang sa isang payong? It A, mas marami, B, mas kaunti, C, kapareho. Anong inyong sagot? Kung ang sagot mo ay letter A, mahusay, tama ka. Yan, mas marami kasi yung dalawa kaysa sa isa. Okay, kagaya ng sagot ni Renia, tama, at ni Ezekiah. Okay, letter naman ang hahanapin natin ha, for number 2. Okay, number 2, meron tayong apat na lollipop ay blank sa tatlong ice cream. Ano kaya ito? Ito A, mas marami, B, mas kaunti, C, magkapareho, kapareho. Okay, sulat na ang tamang sagot. Ito ba ay A, B, or C para sa number 2? Kung ang sagot natin ay letter A tulad nila Venus, Chonaline, at si Prince, very good, tama. Ganon din si Renz, letter A, Nancy. Ayan, at si Gabriela, letter A daw po, Tutor Arlene, tama. Good. Next, okay, for number 3, mayroon tayong tatlong bola at iambing natin sa tatlong kampana or tatlong bells. Ito ay A, mas marami, B, mas kaunti, or C, kapareho. Anong inyong sagot? Tignan nga natin for okay, number 3. Ayan. Ayan. Tama si Renia. Ayan. At saka si Gab. Letter C. Sila ay magkapareho ng dami. Alright? Ang galing, kids. Good job. Next, number 4. Okay. Number 4. Ang 27 ay black sa 17. Ito ba ay equal? Letter B, greater. Letter B, letter C. Okay, ayan. Ano kaya ang ating sagot dyan? A, B, or C? Okay, kung ang sagot natin ay letter C, itayo ay tama. Okay, very good. Okay, so, next number 5. Kanini, Phoebe, ni Renea, ni Gabriela, ni Prince. Ang daming bagong pangalan. Okay, next, number 5. Ang 88 ay patlang sa 100. Ito ba ay A, equal, B, less than, or C, greater than? Anong inyong sagot? Okay, ayan. Ang galing niya, no? Sumagot na siya, kumpleto. Si Maria Solen, Dizon. Yan, A, sagot niya ay A, C, at C for number 5. Okay, tingnan niya natin. Okay, ang number 4, wala pa siyang sagot sa number 5. Kung ang sagot mo ay letter B, less than, mahusay kagaya ni Justine. Ayan, tama. At saka ni Prince and Alice. Next. Okay. Next po, ayan, para sa karagdagang gawain sa pahina 12, piliin ang tamang bilang sa loob ng panaknong. Bilugan lamang ito. Ayan, para po sa number 1, ang 10 ay mas kaunti sa 15 o 8. Ayan, ano kayong bilang yung mas kaunti sa 10? Okay, kung ang sagot natin ay... Ayan. Ano yung sagot? Tingnan nga natin. Oops, nawala. Nawala ang kasi teacher. Ayan, okay. Ayan. Kung ang sagot mo ay... 8, tulad ng sagot ni Prince. Ayan, ni Renea. Tama, ganun din si Gabriela. Ayan, nagpa siya ng mga emoji. Ayan, at si Sheila. Ayan, hello okay. Sheila. Ayan, okay. At si Gabriel. Si Pini. Next number. Next. Ang 73 ay mas marami sa... Okay, saan kaya siya mas marami? Sa 83 o sa 53? Okay, anong inyong sagot? Tingnan niya natin kung may nakakuha na ng sagot. Okay, saan kaya ito mas marami? Sa 83 o sa 73? Eh, 53. Ayan, medyo mahirap pag Tagalog na Tutor Sherry. Ayan, saan mas marami? Sa 83 o sa 53? Sabi ni Joannaline ay sa 83? Tama ba? Tama ba yon? Mas marami ang 73 sa... Okay, sabihin ay greater than siya sa, tama si PV, greater than siya sa 53. Ayan, tama. Pag medyo nahirapan kayo sa Tagalog, pwede nyo. Pag nahirapan naman sa English, pwede nyo din Tagalogin. Ayan. Next number. Ayan. Okay, number 3. Okay. Ang 23 ay kapareho ng
23 o 13? Alin dyan ang kapareho niyong bilang. Ayan. Ayan, watching from San Antonio Elementary School proper, sabi ni Fidolzide. Ayan, sabi po ni Rexis 23, ganun din si Justin, Renea, at Gabriela. Ayan, bagong pangalan yun si Rexis, ha. Hello, Rexis! Sang school ka na? Okay. I-send mo ang inyong name ng school para ma-shoutout naman namin kayo. Ayan, ang... Next number, number 4. Ang 79 ay mas marami or greater than sa... Okay, saan ito mas marami? Sa 100 ba to? O sa 95? Anong inyong sagot? Ayan, mas marami siya sa... Ano kayong sagot ng ating mga dear learners? Okay, greater than, ha? Greater than siya sa 100 or 95? Ang sagot ni Sheila, ni Rain, ni Jinky ay 95. Tingnan nga natin. Ayan, tama rin si Hezekiah. Ayan, for number 5. Okay, hello Stephanie. Ayan, nagpapa-shoutout siya, Tutor Arlene. Okay, next po. Para sa number 5, ang 55 ay, less than sa 75 o 45. Ayan, hello sa'yo, Rexis from Palasan Elementary School. Hey, ayan, ano sa pagkakit dyan, grade 1 learner? Ayan, kung ang sagot nyo ay? Ayan, kung ang sagot natin ay 75, kayo ay tama. Ayan, mas kaunti sa 75. Ayan, at meron pa tayong isang lesson, dami nating lesson. Ordering numbers in increasing and decreasing order. Ibig sabihin, maunti pa parami at kabaliktaran nito na marami pa paunti. Ayan. Wow, Tutor Sherry! Bukod sa mga gold bars kanina at gold coins, mayroon din tayong nakuhang mga alahas. Mayroon tayong tatlong singsing. Apat na kwintas. Limang bracelets. At anim na gintong relo. Ayan, wow! Ang dami ng four. Ayan. Okay, kids, tingnan nyo ha. Mayroon tayong tatlo. Apat, lima, at anim. Ito ay nakaayos kaya ng paano? Ito ay nakaayos ng increasing order or pinakakaunti hanggang sa pinakamarami. Ayan, tingnan natin kung saan siya nag-umpisa ha. Nag-umpisa to sa tatlo. Apat, madagdagan, di ba? Naging lima. At anim, ito ay nasa increasing. Ibig sabihin, maunti, paparami. Okay, ngayon naman, Tutor Sherry, tulungan niyo si Tutor Sherry na iayos to mula sa pinakamarami, papakaunti naman. Kabaligtaran, ha? Okay, go! Okay, ayan, shout out kay Stephanie Perez ng Amadeo Elementary School. Ayan, mga grade 1 learners, paano kaya natin aayusin ito mula sa pinakamarami hanggang sa pinakakonti? Ayan, ang technique, hanapin muna yung may pinakamaraming bilang. Okay, kung ang sagot natin ay ang 6, tingnan nga natin. Okay, ayan. Meron tayong 6 na relo, ang 6 ay marami. Okay, next naman. Okay, ano kasunod ng 6? Meron tayong 5 pulseras. Okay, next. Ang kasunod ng 5 ay 4 na kwintas. At ang pinakakonti sa kanila ay yung 3 singsing. Kaya kung aayusin natin, 6, 5, 4, 3. Ito ay nakaayos mula pinakamarami hanggang sa pinakakaunti. Ayan. Huwag malilito ka, Dayuan. Ayan, dami pong tumulong sa inyo. Opo, ayan, ang husay. Ayan, next tama po si Gabriela. Ayan, okay, si Rain, tama rin. 6543, tama rin si Jan Rose at si Gabriela. Okay, ngayon naman para sa page 26, alin ang tamang pagkaayos ng pangkat ng cookies mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamarami? Mayroon tayong 9 na cookies, 6, 7, at 3. Iayos nga natin siya ng pinakakaunti hanggang sa pinakamarami. Sabi ng technique ni Tutor Sherry, hanapin muna natin yung pinakakaunti at ito ay ang 3. So meron tayo ditong pagpipilian, A, 9, 6, 3,
9673, letter B, 9763, at letter C, 3679. Oh, nasabi ko na, munti ko na masabi yung sagot dahil nakita na natin kung ano yung pinaka-county. Tama si Sheila, 3679. At ito ay ang letter C. Great job! Certified matalino talaga. Okay, para po naman sa number 2, alin ang tamang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamaraming hanggang sa pinakakonte. Ah, ayan, grade 1 learners. Ngayon naman, ang hahanapin natin ay yung letra na may pinakamarami ang nasa unahan. Ayan, letter A. Letter A, 9673. Letter B, 9763. Or letter C, 3679. Ayan. Tignan niyong mabuti ha, huwag malilito. Ano ang kasunod na 9 dito sa ating cookies? Okay, kung wala yung kasunod na bilang, pumunta kayo sa kasunod na bilang. Okay, kung ang sagot natin ay letter B tulad nila Prince, ayan, at ni Gabriela, tama. Ang husay, ganun din si Venus Romiel Valdez Nartardo. Ayan, very good. Ayan, bagong pangalan din yun, Tutor Arlina. Number 3 ka, Tutor. Yes, ang dami natin ngayon, Tutor Sherry. Keep sharing, kids. Okay, number 3. Ayusin ang pangkat ng donut mula sa pinakamarami naman tayo hanggang sa pinakakaunti. Okay, so meron tayo ditong 12, 4, 8, 11. So kung ang kailangan natin ay pinakamarami, hanapin agad ang pinakamarami at ito ay number 12. Hanapin natin ha, ito ba ay A, 4, 8, 11, 12, B, 12, 11, 8, 4, or C, 12, 8, 11, 4. Go, go, go! Asan kaya dyan ang pinakamarami papakaunti? At nakita ko na ang tamang sagot. Sabi ni Clarissa, 12, 11, 8, 4. Tingnan niya natin at ito ay nasa letrang B. Kagaya ni John Rose, ni Prince, ni Joanna Lee. Great job! Okay, para naman sa number 4, ayusin naman natin mula pinakakaunti hanggang sa pinakamarami. Ayan, hanapin natin yung may pinaka kaunting bilang. Ito ba ay A, 4, 8, 11, 12, letter B, 12, 11, 8, 4, or letter C, 12, 8, 11, 4. Ayan, grade 1, tignan na at isulat na ang ating sagot. Kung ang sagot natin ay letter A, tulad ni Rexis Colayo, very good. Tulad ni Sheila, ganun din. Letter A, Rimea Noble. Letter A, tama ang husay. Dahil dyan, merong heart kayo kay Tutor Sherry. Ayan. Yes. Ibagin to, ibibigay mo, Tutor Sherry. Ayan. Next paano po. Ibagin to tayo, no? Okay, number 5. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bilang na 18, 22, 10, 30 mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamarami? Okay. Oh, that's ang technique. Paano hanapin mo na ang pinakakaunti? Kung ang sagot mo ay, tingnan niya natin, A, 30, 22, 18, 10, B, 10, 22, 30, 10, or C, 10, 18, 22, and 30. Alin kaya dyan yung nakaayos ng pinakakaunti hanggang pinakamarami? Okay, kung ang sagot mo ay letter C, kagaya ng sagot ni Runs, tama. So meron tayong 10, 18, 22, and 30. Mahusay mga bata at dahil dyan, Tutor Sherry, meron naman tayong panibagong baul ng kayamanan. Ayan, yay! Palakpakan naman tayo, kids! Ayan, i-comment nga ang palakpak. Meron ba dyang icon ng nagpapalakpakan or happy face? Dahil natapos na natin ang ating pirate treasure hunting at nakakuha tayo ng maraming kayamanan. Tutor Sherry, ang kayamanan, sabi ng nanay ko noon, ay hindi lang daw masusukat sa ating mga suot, sa ating manabili, sa ginto, sa alahas, at sa pera. Ang kayamanan daw ay edukasyon. Ito daw yung kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. At ito ang ating karunungan. Kaya naman mga bata, palakpakan nyo ang inyong mga sarili, Tutor Sherry. Di ba dahil sila ay nakinig talaga ng bonggang-bongga sa atin? Ayan. Ikaw, Tutor Sherry,
Ano pong masishare nyo tungkol sa kayamanan na nakuha natin ngayong araw na ito? Okay, ako Tutor Eileen, bukod sa talino raw ang ating kayamanan, isa pang kayamanan natin ay yung magandang kaugalian o magandang asal. Hindi talaga yon nakukuha ninuman, basta nasa atin na yon. Ayan, kids, talino at kagandahan ng ugali ang ating kayamanan. Ayan. At dahil hindi nakukuha, pwede rin naman nating i-share, no? Kung meron kang talino, i-share mo na. Kung meron kang mabuting asal, i-share mo sa iba para sila ay matuto din at magkaroon din ng tamang asal. At dahil dyan, kids, meron tayong ipapagawa sa kanila, Tutor Sherry, at ito ang tinatawag nating Math Pirate na gawa mo. I-share mo! Yay! Gagawin! Yan, tingnan natin kung talagang natutuhan nila yung ating aralin ngayon. Ito ang gagawin nyo, kids, ha? Ayan, ano kaya to? Ang haba, ano? Ano kayang gagawin nila dyan? Ayan. So kids, gamit ang inyong, maaari kayong gumawa ng inyong hat. Nakikita nyo yung pirate hat ni Tutor Sherry? Ayan, maaari kayong gumawa ng kanyan. Habang suot nyo yan, ipakita nyo ang inyong gawa at ibibigay nyo ang expanded form ng bilang na 24, 74. Okay lang kahit hindi nyo ito i-print. Pwede niyong kopyahin sa inyong papel ano, at inyong sagutan habang suot-suot niyo ang inyong pirate hat. Okay? Ayan. Ayan, Tutor Sherry, ano naman pong gagawin nila dito sa isa pa? Okay, para naman po sa ikalawang pagsasanay, ayan, aayusin lang natin mga bata mula pinakakaunti hanggang paparami at pinakamarami hanggang papaunti. Ayan, tulad ng sinabi ni Tutor Eileen, habang kayo ay gumagawa, maaari nyo itong i-post at isuot ang ating pirate hat. Ayan. Next. I-post lamang yan sa DepEd Itulay Facebook page at lagyan lamang ng hashtag matalino sa matsaya, Itulay Level Up Mathematics Grade 1 at hashtag Tutor Sherry, hashtag Tutor Eileen. Yay! Huwag kalilimutan yan ha! Para sa susunod na ating live session, makasama namin at ma-feature namin ang inyong mga gawa at ang inyong larawan. Siguraduhin lang na masagutan ni nanay o ni tatay o ng inyong guardian ang aming isesend na parents consent form para sa inyo. Alright? At dahil dyan, hindi lamang Itulay ang makakasama nyo sa inyong pagkatuto, nandyan din ang DepEd TV mula Monday hanggang Sabado, 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi, mula kindergarten, grade 1 to grade 12, nandyan din ang IELTS. Ayan, makikita nyo sa ating screen ang iba't ibang channel kung saan nyo mapapanood ang DepEd TV TV episodes. At makakasama nyo dyan si Tutor Eileen para sa araling panlipunan for grade 2. At bukod sa DepEd TV, Tutor Sherry, nandyan din ang... Okay, maaari nyo rin kaming mapanood sa ating DepEd Ethic Unit FB page, DepEd Ethic Unit YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd TV YouTube channels. Ayan. Kaya naman, your feedback matters to us kids. Kaya naman, maaari po natin itong iscan. Dear parents and teachers, kung mayroon po kayong request, ayan, kung mayroon po kayong suggestions, comments, maaari kayong magsagot dito sa ating Itulay feedback form. Ayan po ang ating link. O kaya naman, pwedeng iscan na lang natin ang ating QR code. Ayan, huwag niyo pong kalilimutan. Ayan, marami rin po akong inihandang lesson, no? Educational videos for kids. Pakibisita lamang po ang aking YouTube channel, Teacher Eileen Abayari Uy. Okay, ayan. Maraming salamat po para po sa ating comments and suggestion. Maaari niyo kami i-email sa ating edtech@deped.gov.ph. At kasunod na po ang ating mga matalino buddies na sina Tutor Sherwin and Tutor Marian para sa Mathematics Grade 2. Kaya wag mo nang alis, mga bata! Amuli ako si Tutor Eileen, ang inyong matsayahing tutor na laging nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Ako po si Tutor Sherry at laging tandaan maging magaan sa ating mga gawain upang maging math is life. Math is masaya. Okay, bye-bye grade 1 learners. See you next week. Ang husay naman,
Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Italy Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Italy Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Italy!